muli sa aking kusina. Gagawa tayo ngayon ng pansit batil patong. Itong uri ng pansit na ito ay usually sineserve sa Bulacan. And here are the following ingredients. Magigisa tayo. Yung half ng ating garlic. Papulahin lang natin ito. And then yung half ng ating onion. Ayan, malambot na yung ating garlic at saka yung onion. Igisa na natin yung gulay, yung carrots. Yung green beans. At yung ating cabbage. Iha-half cook lang natin ito. Then, samahan ko ng paminta. Yan, nakapok na natin yung gulay natin. Pwede na ito. I-set aside lang natin. Okay. Ang ating next step, dito sa separate pan, nag-preheat na rin ako ng oil. Yung half ng yung last portion ng ating garlic, gigisa na natin. At yung ating sibuyas. Malambutin lang uli natin ito. Yan, malambot na yung ating sibuyas at bawang. So, ilagay na natin yung giniling na baboy. Igigisa lang natin ito hanggang sa maging golden brown. Okay na itong giniling natin. So, ang susunod natin ilalagay itong chicken liver. Tingnan lang natin ng pagluto. By the way, itong recipe na ito, yung pansit batil patong, ay Aldab inspired. Kung napanood nyo yung video na ginawa, itong video na ginawa ni Alden at ni Maine sa isang TV show, so nirecreate ko lang. Kaya lang dun sa TV show na yon, walang exact measurement. At saka binago ko lang ng konti yung ating procedure kasi doon sa recipe na yon, or sa video na yon, inuna ni Alden, igisa ang gulay at sinabay ang meat. Kaya medyo overcook ang ating, ang kanyang gulay. Yan, luto na yung ating chicken liver. Ilagay natin yung pepper o pamintang durog. Then, ilalagay na natin yung broth. Itong broth na ginamit ko, yung pinagkuluan ng ulo ng hipon. Pwede din kayong gumamit ng pork or chicken broth. Kung anong available, yun ang gamitin nyo. Tsaka wala din itong exact measurements, depende kasi sa dami ng lulutuin nyo. So, pakukuluin lang natin to. Yan, nag-i-start nang mag-boil yung ating broth. Yung ating toyo, oyster sauce, at saka yung dinissolved na cornstarch, pinagsama-sama ko na dito. And then, ihahalo na natin. Medyo malapot yung ating sabaw. Yung ating broth.
this point, pwede nyo na itong tikman. Kung tama na yung alat sa inyo, or kung kailangan magdagdag, magdagdag na lang kayo ng toyo or oyster sauce. Ayan, nag-start ng kumulo ang ating broth. So, una kong ilalagay itong Mickey noodles. Kasi itong Mickey noodles na to, hindi siya actually, ano lang to, yung sa Chinese store ko lang nabili kasi walang available ng Mickey noodles. Medyo matigas. Kaya unahin ko siyang ilagay. Ayan, medyo malambot na yung aking noodles. So, ilalagay ko na yung kanton. Itong kanton, madali lang naman maluto. Ayan, huwag lang natin maigi. Gamit tayo ng dalawang sandok para mahalo natin maigi. Kung wala naman kayo, para doon sa mga nasa abroad, kung wala naman kayong mabiling ganitong sa Chinese na parang Mickey noodles, pwedeng bihon ang gamitin natin. Ayan, luto na yung ating noodles. Isasama na natin yung gulay na pre-cook natin kanina. Natandaan nyo, hindi ko tiniplahan itong gulay. Talagang yung ano lang, pepper lang ang nilagay ko. Haluin lang natin. This one is ready. We'll proceed sa ating next step. Then dito sa ating platter, serve natin. Transfer lang natin. Then lagyan natin ng gulay yung ibabaw. At yung ating itlog kanina, prinito natin. Ilpapatong. Kaya, Batil Patong ang pangalan. Ganito natin isa-serve itong ating pansit Batil Patong. At sabi ni Maine, isineserve daw to with ketchup at saka sabaw sa Bulacan. So, sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Hanggang sa susunod kong video, makita-kita ulit tayo. Salamat! Bye!